Mas pagiging agresibo ng mga aksyon ng China, bahagi ng kanilang strategiya, ayon po yan sa isang eksperto. Mas pinaigting at patuloy naman ang pagsusulong ng Pilipinas sa ating karapatan, sa ating mga teritoryo, kinakailangan umano. Si Rod Lagusa at sa Sentro ng Balita, live. Angelique, kasunod pa rin ng mga agresibong aksyon ng China, tulad na lang ng panibagong Water Act o incident, ayon sa analyst, ito ay bahagi ng pangmatagalang strategy ng China. Paliwanag ni Dr. Sherwin Ona, West Philippine Sea Analyst at Associate Professor ng De La Salle University, ito'y para maniig ang narrative na sa kanila ang pinag-aagawang teritoryo. Ito'y para makumbinsi ang mga tao, ang mga Pilipino, maging ang international community na tama lang ang kanilang ginagawa. Kung titingnan natin yung ginagawa sa atin, ito'y parte ng tinatawag na gray zone tactics ng China. Upang ipakita sa atin na willing kaming i-enforce ang aming paniniwalaan at ito ang gagawin namin sa inyo, no? I-water cannon namin kayo, i-laser pointing namin kayo. Mula dito, ayon kay Ona, mas nakakabahala ang mga hindi nakikitang aksyon ng China. Tulad na lang anya ng disinformation, ang pag-iiba ng kwento sa tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. Binigyang diin niya na gagamitin ng China ang lakas nito higit pa sa agresibong aksyon. Tulad na lang ng pagkakaroon ng United Front mula sa iba't ibang ahensya ng kanilang gobyerno at maging pribadong sektor para itulak ang pro-Beijing narrative. Kasama dito anya ang paninisi sa Pilipinas na bahagi ng pagbabaliktad na nangyayari sa pinag-aagawang teritoryo. Mahalaga din anya na tingnan ang ginagamit na playbook ng China na iniiwasan nito na humantong sa isang armed conflict, pero nakikita din na handa ang mga ito. Pero pagdating naman sa dapat na gawin ng Pilipinas, ang pinaka-importante dito is yung katotohanan . Sino ba ang may hawak ng katotohanan? Di ba? Sino ba ang nasa tama? Sino ba ang pinapanigan ng arbitral tribunal, for instance, no? Siguro ang kailangan lang natin gawin dito sa atin, no? Ang kailangan gawin ng ating bansa, ang ating gobyerno at ng buong sambayanan, no? Na lalong itulak yung katotohanan na 'yon. Angelique, ang mahalagang dapat gawin anya ng Pilipinas o ng mga Pilipino ay huwag magsawang itulak ang tamang impormasyon, dahil anya nakikita dito ng China sa kanilang ginagawa ay pangmatagalang panahon at kanilang gagawin ang lahat para lang makuha ang kanilang kagustuhan. Angelique? Okay, so ano ang konkretong pwedeng gawin ng bawat Pilipino para isulong nga ang katotohanan? Angelique, isa sa pinaka nabanggit ni Dr. Sherwin Ona, kasi bukod dito sa ginagawa nilang water cannon incident ay may laban sa cyberspace, kasi ipinaliwanag niya na kasama sa military doctrine ng China ay ang pagkontrol sa impormasyon. So isa sa mga aring gawin siguro ng Pilipinas at ng mga Pilipino ay maging consistent tayo sa pagtulak ng impormasyon, lalo't binigyang diin niya na nasa Pilipinas bumabanig ang arbitral ruling, may pangkakapis sa atin mula sa international community, at hayaan o kalabanin tong disinformation na ginagawa dito sa ating teritoryo ng West Philippine Sea. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.